great if you had double of the good things in life? Double the luxury. Double the fun. Double the style. Get a taste of it. Give me a double. New Wonder Door Double Light. Make that a double. Wang! Because double is better. Wonder Door Double Light. Very lucky. Yeah. Lactobacillus protectus with L-rhamnosus and is scientifically proven to help support your child's respiratory defenses. Ayos! Love that protects. Pakain ka na ha! Bilang muntik sa naman si Presidential Communications Assistant Secretary Mocha Uson ang kasama ng vlogger na sa bago nilang video na ginawa upo ng katatawanan ang sign language sa mga may kapansanang sa pagdilig. Dahil suto sa video, ang Philippine Federation of the Deaf nakatutok si Joseph. That is pretty fun. Philippine Federation of the Deaf, ito na ginugugon ang 55 ng mga deaf organizations sa bansa. Sa final video, Communications Assistant Secretary Mocha and isang video blogger na si Drew Olivar. Sa video, tila nagsasign language o Olivar ang mga sa sa isang punto, may sound pa na ginagawa si Olivar. Sa ginawang ito ni Assistant Secretary Uson at Olivar, wala rin daw ibig sabihin ang sign language na ginawa ni Olivar sa video. They were making fun of our sign language and then they were using gestures that were very, yung bastos, no, na sex na yung ibang sexual in nature na yung ibang sinasign niya. Tinawag na parang umoy, tapos making sounds. You know, that's a deaf voice. That's our voice. They shouldn't make fun of that. It was very insulting. I've experienced that in nung bata ko growing up. Growing up, you know, we would talk to each other in the jeep, through sign language, ganun. Tapos may mga tao na, yung lumukuhin kami na, who didn't make fun of our signing. Kaya nagpulong ang grupo para pag-usapan kung anong gagawing hakbang. Punto ng grupo, hindi simpleng pagbibiro ang ginawa ni Olivar. Dahil paglabag ito sa Republic Act 9442 o Magna Carta for Persons with Disabilities, ipinagbabawal sa Section 39 ng batas ang gawing katatawanan. Kaya ang pagkutyain sa pamamagitan ng panulat, salita o aksyon ang mga person with disability. Ang pag-usa, multa ng hindi bababa sa 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos o pagkakakulong na hindi bababa sa 6 na buwan pero hindi sobra sa 2 taon para sa first offense. Whoa, so many colors like that. As a government official, she should know that, diba, na, right that she did a violation to a particular law. Sina Uson at Olivar pero hindi pa sila sumasagot sa amin. Okay? Gayun din si Presidential Communications Secretary Martin Andalar na boss ni Uson sa PC. Maglalabas ng pahayag ang Philippine Federation of the Deaf sa mga susunod na araw. Tingin na dagan yung hindi sapat kahit magsuri.